Emon Stories. Hello everyone, this is Emon Stories. At ngayon, I am planning to go somewhere. I don't know yet kung pupunta ang Baguio or Bigan, pero maybe preferably sa Baguio. So, I am waiting for a bus kung anong pwede ko sakyan going to Cubao, and then after Cubao, going to Baguio. So, as for now, dito ako sa Bicol Central Terminal and still waiting for the bus. Ayan. So, ang napili ko ngayon bus is Dltb. I don't know kung meron pang seat mamaya, pero sabi hintayin ko na lang daw. So, meron daw galing doon Seoul. At sana may available pang seat. Or else, kung hindi ako makasakay sa Dltb, nandiyan pa rin naman yung Raymond. Ang nakuha kong bus is bus 234 Dltb. This is from doon Seoul going to Pasay. And seating configuration niya is 2x2. So, nagtitipid kasi ako ngayon kasi nga pupunta akong Baguio, kaya ito na lang yung kinuha kong bus. The bus fare is 812 pesos. So, medyo okay na rin siya, mura. And then the leg room is enough for my knees. I am 5'8" by the way. Medyo nainitin lang ako sa bus na ito kasi yung aircon niya hindi umiikot at lagi nakatapat sa katabi ko, at yung katabi ko naman ayaw ng aircon. Kaya medyo pinawisan ako dito sa bus na ito. And stopover kami dito sa Star Max Restaurant. So hindi naman ako kumain kasi nga may dala naman akong baon from McDo. And napansin ko na medyo pricey yung mga tinda dito. Kaya hindi na rin ako dito kumain. Ang nakuha kong bus going to Baguio is Solid North, and pamasahin niya is just 750 pesos.
dito sa Solid North, meron dito ng charger. So pwede sa cellphone and may space pa naman para sa tuhod ko. And meron din siyang mini tray. Pwede nilagyan ng pagkain and pwede nilagyan ng baso. Nagbigay sila dito ng cupcake and water nung nasa SCTX na kami.
That's it for my travel from Bicol to Baguio. I'll see you again on my next video. Hey, man, stories.